guys, good evening. Thank you so much for watching my vlog. Thank you so much sa mga nanonood, nagsusubaybay sa mga upload ko about true life story. Ito ang pangwalo na vlog ko sa true life story ko. Thank you so much guys sa lahat na nanonood. Thank you so much. So nandoon na tayo nung nangyari na yon, ganun na ang kwento. So ipas forward na natin. Dumating na yung panahon na lumayas na ako doon sa bahay na yon. May nagtulong sa akin na taxi driver para makaalis ako sa bahay doon. Napunta ako sa embassy. Nang alanganin ako. Sabi nung nasa gate, bumalik ako sa agency. Bumalik ako sa agency kung saan ako nanggaling na agency. Para gusto ko, ililipat naman ako ng ibang bahay. Pero isang buwan ako bago ako nakalipat ng bagong amo. Maraming pagsubok, pero nalampasan ko. Maraming pagsubok na dumating sa akin, pero nalampasan ko. Dahil guys, pag nag-abroad ka, kailangan matatag ka. Kailangan laging nasa puso mo at sa isipan mo. Matabang ka. Kasi ganito yan guys, pag nag-abroad ka na, hindi ka, yung laging takot, wag na wag niyong ugaliin yun. Kasi ganito yan, pag nasa abroad kayo, isipin niyo, wala kayong kamag-anak. Wala kayong kamag-anak na dahil ang kamag-anak mo, kung malayo sa'yo, hindi basta-basta yung mag-rescue sa'yo kung anong mayroon sa bahay na pinapasakuan mo.